Mabong, hi my co-teachers. My name is Faith Guinomon and welcome to my e-portfolio blog. After watching this video about the life of special education teachers, hindi lang ako nag-gain ng knowledge or takeaway, but instead, I gained more understanding about sa buhay ng mga teachers sa special education at meron din ako mga na-realize. Unang-una, na-realize ko na hindi lang pala trabaho ang pagtuturo sa mga children with special needs. Dapat magkaroon din tayo ng mahabang pasensya at pag-iintindi sa mga batang ito. Sabi nga sa video, majority of our students have high support needs and complex communication needs. So we should be able to understand how our students want to be heard, to be understood, and to communicate with others. So as teachers, dapat natin tulungan ng mga estudyante natin with special needs sa mga paraang kaya natin. Pwede tayong gumamit ng teacher cards, text, alternative augmentative communication devices or AACs, or other communication devices or apps to communicate with our students and to help them communicate with others properly. As teachers, gusto natin maintindihan ng ibang tao ang mga estudyante natin with special needs. In addition, we as teachers should have varieties of teaching methods and strategies to use. Katulad ng example sa video, nag-umamit yung teacher ng music para sa pagtuturo. Naniniwala siyang by music, the students will be able to feel that they can do anything and they will be able to develop their social-emotional skills like self-esteem,
By this video, natutunan ko dapat tayong mag-adapt sa learning capabilities, styles, and needs ng mga estudyante para mas matutungan natin sila. Bilang isang future educator na baka magkaroon ng estudyante with special needs or magturo sa special education, super exciting itong video na to dahil nagkaroon pa ako ng mas bold na idea sa buhay ng mga batang may special needs at mga paraan kung paano ko sila matuturuan at matutulungan. Kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga estudyante may disabilities na nagkaaral sa college, ang bilang din ng mga kurso sa higher education ay tumataas din. Ayon sa article na ito na nabasa ko, online education provides new opportunities for students who may be excluded from attending post-secondary education due to physical limitations, life situations, or lack of local institution in the immediate area. Malaki ang naitulong ng online education sa mga people with disabilities dahil nakapag-aral sila kahit sa bahay lang at di masyadong gumagalaw. Hindi katulad sa traditional learning na maaaring ang makahadlang ang mga kapansanan nila para makasabay sa iba nilang classmates. Sa patuloy ko pang pagbabasa ng research na ito, napaisip ako kung di masyadong nabibigyan ng pansin ng mga estudyante with special needs at disabilities. Dahil sabi nga sa research na ito, wala pang masyadong research na makakatulong sa kanila. So kapag na-realize ay china-challenge din ng mga college students with disabilities ang online education na dinadanas natin lahat. Kahit na medyo advantageous sa kanilang online learning dahil sabi nga sa research, online learning can promote collaborative learning opportunities and connection to a diverse student population that may not be possible in traditional learning environment. Mayroon pa rin mga downside ng online education, kaya may iba rin, may gusto pa rin ng traditional learning. As kapwa college students na katulad ng participants sa research na pinasa ko, I feel a sense of companionship with them. Kasi nalaman ko kahit medyo nakakahadlang ang mga kapansanan nila, pinapatunayan nila na hindi talaga ito hadlang para mag-aral at nakakayanan pa rin nilang magpatulong. As a future teacher naman, I feel inspired. Feeling ko kailangan kong ibigay ang best ko para magtulong at i-take ang challenge katulad ng mga college student with disabilities na ito. After taking this course, I have my own understanding as to what this course is about. This course teaches us future educators about a special and inclusive education as well as what are included in those categories and how we can manage and understand our students who are included in children with special needs and disabilities. Of course, natutunan ko din ang mga batas, programs at services sa Pilipinas na sumusuporta sa special at inclusive education na nagsabing learners with special needs will get full parental and community support for their education without discrimination of any kind. Also, in this course, natutunan ko rin kung ano ang mga posibleng pinanggalingan ng mga kapansanan ng mga bata tulad ng family genetics, physical and psychological trauma, at environmental influences. Tinatalakay sa Foundation of Special and Inclusive Education ang iba't ibang uri ng mga disorders tulad ng emotional and behavioral disorders, pati na rin ng mga disabilities like deafness at low vision. At kung paano natin matutulungan ng mga estudyante may ganitong kapansanan as future teachers. Tulad ng paggamit ng teaching methods, tulad ng AACs, music, at iba pa. Hinahanda tayo ng course na to para sa posibilidad
na magkaroon tayo ng mga children with special needs and disabilities na estudyante. This course provided us ways to teach, manage, and help our students who are like this. And lastly, ang pinakatumatak sa isipan ko buong semester na ito, the more we know our students, the more we can understand them. And the more we can understand them, the more we can do things for them. Thank you. My message for my course facilitator, Sir G. Hello po. Thank you sa pagtuturo sa amin for this term about sa POSI. Ang taas po lagi ng energy niyo kahit maaga klase natin. Kaya, nakakawa ako. Ikaw po yung isa sa mga nag-energize sa akin tuwing umaga pag-gising ko. Super fun ka po magturo at marami akong natutunan sa inyo kahit hindi na ito. I enjoy this semester with you sa Ubike. To my classmates, level lang tayo. Natapos natin ang course na to at semester ng nagtutulungan. So, sana lagi, diba? Char. Walang may bitaw kaya kaya natin to. Magka-graduate din tayo. Thank you. To my future students, sana kapag naging teacher niyo na ako, maging maayos at magaling din akong teacher to the deserving. Yeah. Sana, I hope you can enjoy our discussions and have fun learning together. Yun lang. Thank you. Bye.